news, no, bigla na lang, walang apparent, walang obvious na pinanggalingan, no? Siguro may certain portion lang ng heat. But much of the combustion phenomenon in that particular case is coming from the reaction to the oxygen ng mismong material na phosphorus, no? Ngayon, ang isa naman ay yung tinatawag na explosion. So, kahit maliit lang, no, pwedeng sabihin may explosion katulad ng mga tinatawag na firecrackers. Ang Bulacan na siyang probinsya nyo o yung probinsya ng Bulsu, no, may sikat na sikat yan sa paggawa ng paputok or firecrackers. Ano ba yon? Anong lugar sa Bukawi po. Bukawi po. Bukawi, oh, sa Bukawi, di ba? So may there was one time na I've heard sa Bukawi na nagkaroon ng pagsabog, no, kasi very prone yan sa pagsabog. Whether nag-react sa oxygen or nalagyan ng tubig, no? Alam mo, yung asupre, lagay mo lang yung ano ng yung asupre, ano ba sa English yung asupre? No, may mga nagre-react sa hangin, sa tubig, bigla na lang aapoy. So, kaya dapat mag-ingat tayo sa mga material na nag-explode, no? At ang malaking scale ng explosion is yung mga bomba, mga dinamita, no? Yung mga pinapasabog, no? Mga bomba na sa gera, yan, explosion yan, no? Ngayon, okay na tayo dyan, no? Sa tatlo, no? So, may rapid combustion, may tinatawag na spontaneous, at meron ding explosion. Ngayon, punta na tayo doon sa parts ng fire or flame. Alin ba ang pinakamainit? At alin ba yung hindi naman masyadong mainit o yung isa naman ay tama lang? So makikita natin yan sa tinatawag na mga color. No? Pag binuksan natin yung LPG natin o yung burner, halimbawa mayroon kang chilene, no, or petron na may burner. No? Pag binuksan mo yan, whether may automatic ignition ka or may posporo, makikita mo, merong blue flame, blue. No? So yung blue na yan, no, ito yung blue, yun yung mainit, no? Yan yung tinatawag na non-luminous, no? Mainit siya. Pag yellow, partial lang, no? Ibig sabihin, di ba pag yung nagluluto ka pag pawala na yung chilene, pag wala na yung petron na gas, ano nang nakikita mo? Di ba naninilaw na? Halimbawa, ito yung burner, no? Burner yan. Tapos maya-maya, after ilang buwan, bakit dilaw na kaya, no? Dilaw. Kasi humihina na yung ano niya, yung capacity niya to burn, no? Kaya sabi diyan, yung luminous o yung matingkad na kulay ay moderate lang. Yung itim na itim, least. Yun ang pinaka-least na hot, no? So, another illustration nandito, no? Para ipakita, no? So, dark zone, no, yung dark zone, ito yung luminous, no? Yung dark, yun yung less ang hot. Yung non-luminous, no, yung blue, halimbawa, yung blue, yun yung mainit. Etong yellow, luminous, ito yung moderate lang, no? Pero pag itim, ba, yung itim dyan, no, yung dark, yun yung least, o least, no? So pag tinignan mo rito, may illustration tayo rito. For example, you have a blue flame coming from the oven. Ayan, no, blue, di ba? Maganda pa yung daloy ng apoy, no? So ito yung blue. Makikita mo sa quantity niya in terms of heat, no? In terms of temperature reading 1970. Ito halimbawa sa candle, no? 1400. Ito ang mas mataas, ano to? Ito ay ano to? Halimbawa, oxyacetylene, nakakapag-cut yan ng metal, no? 3,500. No? So, yan ang mga ranges, yung colors ng apoy. No? So, maintindihan nyo na, pag lumapit kayo sa kalan, ito pala yung natututuhan namin sa combustion na yung blue ay maganda ang binibigay niya na heat. Ito ay medium lang, no? Incomplete na yung combustion. Yan. Pero yung dark, no? Pagpapaitim na, less na less yun, no? Hanggang mamatay na. Ito naman sa mga oxygen acetylene na yung cutting, no? Cutting sa mga welding shop, no? Para magka-cut ka ng metal, hindi lang oxygen ang kailangan mo. Kailangan mo ng oxygen dahil reaction, no? Pero the fuel mismo is acetylene. So you have to combine the oxygen and acetylene to form a burning gas, no? Ito, para makapag-cut ng metal, no? So mataas, no? 3,500 degree centigrade. Okay? Now, punta na tayo very quick,
no, kasi we are trying to catch up with the other sections because we have done already, we have finished with the combustion reaction. Ano ba ang sinasabi na combustion reaction? Ah, meron pa tayong titirang 30 minutes. Pag sinasabing combustion reaction, yun yung reaction ng oxygen tsaka yung combustible material, yung substance. Halimbawa, meron kang gatong, may fuel ka, may alcohol ka, o meron kang tinatawag na, ano ba to? Methane, di ba? Tapos, propane, no? O butane, no? Ang tawag sa mga to ay hydrocarbons. Bakit hydrocarbons? Kasi meron silang element ng carbon tsaka hydrogen. Now, ano ba ang sinasabing complete tsaka incomplete combustion? Kapag sinabing reaction nga pala, ituloy lang natin, no? It is the reaction of a fuel or a substance with the oxygen to produce a fire, no? Or combustion, no? And thereby, nakakapag-produce ng oxide. Ano yung oxide? Yun yung mga products, no? Galing doon sa reaction ng oxygen. At magkakaroon ka rin ng release ng energy, no? Normally, heat tsaka light, no? Yan yung dalawang energy na makikita dyan sa combustion, no? Ngayon, ito yun, heat tsaka light, no? Ngayon, mayroong parte, may mga parts o bahagi ang tinatawag na reaction. What are the parts of the reaction? Any reaction, even chemical reaction in general. So there are two parts of reaction when one component or element reacts with the oxygen, no? So makikita nyo to, ito ang fuel, no? Ito yung chemical, no? Methane, ito yung oxygen, no? Sabi ko nga, lahat yan nagre-react sa oxygen. Makikita nyo yan, may dalawang klaseng, ay may dalawang parte or bahagi. One on the left and one on the right. Ano ang tawag doon sa nasa kaliwa? Anong tawag sa nasa kaliwa? Yun ay? Reactants po. Reactants. So, ang nasa kaliwa ay reactants. Pag nangyari na after the reaction, anong mangyari? Yung output niya, anong tawag? Outcome or output. Yun ay tinatawag na product. No? So, reaction sa kaliwa, sa kanan ay product. Ngayon, pag sinabing complete combustion, ano ang ibig sabihin? Pag complete combustion, dapat meron kang enough or excess oxygen. Ulitin ko, no? Pag sinabi mong complete combustion, dapat enough or complete yung oxygen or sobra pa. Ngayon, ang resulta lagi ng complete combustion ay dalawa lang. Ano yun? Carbon dioxide tsaka water. No? So yung mga fuel mo, dapat magkaroon ng carbon dioxide tsaka tubig, no? After ng reaction. No? At ang reaction ay may part. Ano yung part? Nakikita nyo yung subscript na ito. Ito yung mga atoms ng element, no? Atoms of particular element. Okay? Halimbawa, sa hydrogen, ilan yung atoms ng hydrogen class dito? Ilan? Dalawa. Sa oxygen, dalawa rin. No? Pero, meron siyang tinatawag na coefficient yung nilalagay na numero sa unahan ng elements, no? So coefficient ang tawag doon at yun ay yung bigat, no, yung mole, no? Mole number of moles ng specific na element na yon or compound. So ang gagawin mo diyan para mabilang mo ito, ilan yung total na ano nito na atoms? 4, di ba? You have to multiply the coefficient and the subscript. So, 4. Sa oxygen, ilan? 2 po. Bakit 2? 1, no? Hindi na nakikita. May imaginary dyan na coefficient. Hindi na nilalagay pag 1. So, 1 times is 2 is 2. Tignan mo yung sa products. Are they balanced o hindi?
Sa hydrogen, tingnan natin, ilan yung hydrogen? Balance po. 2 times 2. Nakita ba to? Hydrogen? 2 Opo. Times 2, ilan? Opo. 4 po. 4. Sa oxygen, 2. 2 rin po, sir. Times 1. Di ba? May 1 dito, hindi lang nakikita, hindi lang nilalagay. No? Punta ka sa kanan, ilan yung hydrogen? 2 times 2. 4 yan. O di 4. 4 din. Ito yung reactants. Ito yung product, halimbawa. Ito naman, oxygen is 2. Wala naman siyang coefficient na iba, kundi 1. 1 times 2 is 2. Ito naman, 4. Di ba? 2 times 2 is 4. So, whether sa reactants or product, pag pareho, yan tinatawag na balance. No? Balance. Okay? Yun. Yun yung sinasabi natin. No? So, magbigay po tayo ng example dito na katulad rin nun. Ito rin yun, no? So, makikita mo, ilan yung carbon dito? Dito lang, sa reactant muna tayo, sa reactant. We're gonna discuss first ng fast manner kasi naghahabol tayo ng oras para ma-discuss yun, no? Sa reactants muna tayo, ilan yung atoms ng, ano, ng carbon? Dito lang. Dito sa una. One po, sir. Bakit 1? Kasi ito 'yon, no? May imaginary diyan na 1. So, kaya nga 1 for carbon. Sa hydrogen, ito, ilan? 4, no? Kasi itong coefficient distributive 'yan, no? 1 times 4, ito 'yon. May iba pa ba? Wala na. Pero sa kanyang naghalo, nag-react siya sa oxygen. Ilan yung oxygen dito? Yung coefficient i-multiply mo sa 4 subscript. Po. So, 2 times 2. Ilan? 4 po, sir. So, there is 4 of oxygen. Para masabi na balance yan, dapat kung ano nakikita mo sa kaliwa, yun din ang makikita mo sa kanan, no? Para balance. So, mag-impisa tayo sa carbon, no? May imaginary dito na 1. Tapos, may imaginary dito na 1. So, 1 times 1. 1 yun, no? Lalagay mo yung element. Carbon, di ba? Oxygen, ilan? Ay, hydrogen muna, hydrogen. Ilan yung hydrogen? 4 po, sir. Bakit 4? 4. 2 ang coefficient, 2 yung subscript, no? Wala namang ibang hydrogen na dyan, no? So, 2 times 2 is what? 4. So, 4 hydrogen. What about oxygen? Dito, balik tayo sa carbon dioxide. Merong 1 dito dahil sa coefficient, tapos 2. Di ba? So, 1 times 2. Ilan? 2. May nakikita ka pa ba dyan na oxygen dito? No, sir. Eto, di ba? So, may 1 dyan, may coefficient na 2. So, 2 times 1. Ilan? 2 po. 2. 2 po, so, sir. 2, saka 2, pag-add mo yan, 4. 4 oxygen. Okay? So, ganun ang pagbabalanse. So, eto, may isang klase ng pagpe-present, no? Halimbawa, meron kang reactant. Ano ba yung K sa chemical element table? Ano to? Letter P. Potassium po, sir. Potassium. So, meron kang potassium, tapos nag-react sa water, no? Ilalagay mo yung mga state, no? Halimbawa, potassium is solid. Yung tubig, alam mo naman yung tubig, di ba? Liquid yun. No? So, ang kabuuan na ito, ang tawag dyan ay reactants. Tapos, ito, yung produkto. Ano yung produkto? Nagkaroon ng hydrogen gas, tsaka ano to? Potassium, ano to? Hydroxide ba to? Ito, no? May potassium hydroxide. Ang gusto ko lang ipaliwanag ay yung AQ. Ano yung AQ? Aqueous po. Aqueous, or from the Latin word na aqua, aqueous, it has to do with what? Water po. Water. So, itong buong to ay dissolved in water, no? So, hindi mo makita, kala mo tubig. Yun pala may chemicals, no? So, yun ay, pag nilagyan ka ng ganitong tag or label, dissolve in water, no? Merong na-stir or nahalo sa water, okay? So ngayon, ano naman yung oxide? Yung oxide class, di ba, pinabanggit natin kanina,
is just the product, no? And product, no, no, compound of oxygen with another element. Pag nahaluan siya ng oxygen, yung element ang tawag na doon ay oxide, no? Or large or important class of chemical compounds in which oxygen is combined with another element. So pag nag-combine na sa another element, nagkakaroon na ng oxide. Katulad nung sa bakal, di ba? Pag nagkaroon ng oxidation, na nagkaroon ng mga moisture, taka oxidation, nagkakaroon ng iron oxide. Ano yung isang pangalan ng iron oxide? Ano sa Tagalog yon? Iron oxide. Kalawang po. Kalawang, di ba? So kinakalawang yung mga bakal, tapos yung mga bronze, yung mga estatwa, no, may oxide. Kasi nga, yung hangin ay may oxygen, di ba? Sabi natin, ang hangin ay O2 tsaka nitrogen. So yung oxygen, magre-react sa mga metal, magkakakalawang-kalawang dyan kasi may oxide na nga, no? May tinatawag na iron oxide. Okay? Now, tingnan natin itong composition nito. No, kanina, meron na tayong nagawang ganito, no? So when we have the reactants on the left side and then the product is on the right side, we can say that there is a complete combustion if there is enough or excess of oxygen, no? So tingnan natin kung totoo nga to, no? Pag nag-react yung isang compound sa oxygen, halimbawa ito ay methane, ito ay oxygen, dapat ang ma-produce niya, ulitin ko, ang ma-produce niya ay carbon dioxide and water only, no? Carbon dioxide tsaka tubig. Yan, no? So tingnan natin, balanse ba to? Ilan yung atin dito na carbon? Ilan yung carbon dito? Carbon is 1. Dito, one. Ilan yung carbon? Wala namang ibang carbon dyan. Carbon is 1. 1 din po. So ang sunod ay hydrogen. Ilan yung hydrogen dito? 4 po. 4. Dito, 2 coefficient times 2 na subscript. 2 times 2 equals 4. 4. So hydrogen is 4. Ang last ay oxygen. Oxygen, ilan dito? 2 times 2, di ba? Kasi ito ay coefficient, ito ay subscript. So 2 times 2, we have 4. Tingnan natin dito. Ilan yung coefficient nito? 1. Diba 1, pero hindi naman pinapakita. You have to multiply the coefficient, 1 times the subscript, it's 2. Dito sa carbon dioxide. What about here? Meron kang 2 na coefficient, ilan yung subscript dito? 1 po. 1, no? So 2 times 1 is 2. O ipag-add mo lang 2, saka 2, ilan yon? 2 and 2, 4. So, 4. Diba? So, balanse sila. Okay? So, tingnan natin yung mga ibang exercises. Bago natin tingnan yung exercises, tingnan natin yung isa pang klase ng combustion na hindi maganda kasi ito ay nakakaubos ng energy, di ba? Incomplete combustion. Pwedeng maging manilaw, pwedeng umuusok, di ba? Katulad ng mga bulok na jeep, mga jeepney, mga saraw, mga truck, mga tricycle, nakikita nyo ang itim na kasi may carbon monoxide na. Bakit? Hindi enough yung supply ng oxygen. At nagkakaroon ng mga incomplete combustion at ang nareresulta doon ay isa na harmful sa environment ay yung carbon, ano to? Monoxide. Carbon monoxide po, sir. So, bawal yan, pangit yan. Ito pa, yung mga SO2, sulfur dioxide, no? SO, kaya nitrogen oxide, no? Pag may nakita kayo sa product ng combustion na NOx, no? SOx, SO2, no? Carbon monoxide, yan ang mga hindi nakakabuti sa environment kasi product yan ng incomplete combustion. Okay? So tingnan natin dito kung bakit naging incomplete at paano masasabi na ito ay incomplete combustion. So, well, the answer is incomplete combustion according to our lecture occurs when there is not enough oxygen. So yung number ng molecules or atoms ng oxygen ay hindi sapat kaya nagkakaganito, nagpo-produce ng mga carbon monoxide. Other products may include carbon monoxide and carbon. Siyempre, carbon, maitim yan, di ba? Carbon. Okay? So, pag incomplete, ganyan ang mangyayari. No? So, ayaw natin ng incomplete. Bukod sa magastos, harmful pa sa environment, harmful sa tao, harmful sa living things, at sa mga bagay-bagay. No? Okay? Ano ba ang karakteristik ng complete? Pag complete, no? Ito, bluish, green. Pag incomplete, ito nga, maitim or yellowish, no? Or luminous.
So makikita nyo, makikilala nyo yung apoy, halimbawa madilaw, no, hindi maganda yon kasi incomplete. Pag bluish flame, yan yung complete. Okay? Now, write the balance equation for the complete combustion of propane. So ang propane ay merong 3 atoms ng carbon at 8 atoms ng hydrogen. Ngayon, saan ba ginagamit yung propane? Ano yung pinakaginagamitan ng propane sa bahay? Nasa kusina? Ano yon? LPG. LPG. O, dapat alam niyan. Ano yung ginagamit ng mga nagsisigarilyo? Pag sinisindihan nila yung sigarilyo nila na walang apoy pero ano lang, umiinit. Ano yon? Bepo ba, sir? Bepo. Hindi, ano nga yung ginagamit nun? Pampansindi. Butane. Diba? Yun din yung ginagamit sa, sino yung mahilig sa ano dyan? Sa Korean na pagluluto. Ang tawag ay Samgyup. Diba? Diba pag pumunta ka sa mga Korean restaurant, Samgyupsal, meron sa gitna o meron kang, pag bumili ka sa bahay, diba may tanki doon, may tinatawag na parang may bala doon na parang aerosol. Diba? Butane yun. Diba? Butane gas. Yun yun. Ito naman ay LPG, no? The chemical term ay propane, no? Kasi natural yan. Natural gas, no? Natural gas. Okay? So, balansin kaya natin to. Write the balance equation of the complete combustion of the following, no? So, meron pa tayong 15 minutes. C3H8 plus O2, ang kailangan ay CO2 plus H2O. Balansin na ba to o hindi? Hindi pa po, sir. Okay, no? Kasi pag tinignan mo sa reactants, may tatlong carbon. E dito ilan? 1 times 2. Ay, 1 times 1 lang po. Isa lang, oh. Diba? So, carbon is 3. Carbon here is 1. Pag tinignan mo yung hydrogen, ilan dito? So, may coefficient ka 8, na 1. Sir. Ito, 8. So, 8. Dito ilan? 1 dito. Dalawa lang po. O, dalawa lang. Punta ka naman sa oxygen, which is the last element normally na binabalanse. May isa ka na coefficient, 1. Tapos subscript is 2. So, 1 times 2 ilan? 2. E dito, ilan? Meron kang coefficient na 1, meron kang 2 atoms na oxygen. No? 1 times 2 is 2. No? Sa oxygen, ha? Ano pa? Dito meron ba? Meron. Ayan, no? Ilan yung coefficient dito? 1. Ilan dito na atoms? 1 din po. So, 1 times 1 is 1. Ipag-add mo yung dalawa. 1 tsaka 1, ilan? 3. So, carbon, hydrogen, oxygen, 3. No? Ito, yung oxygen dito, ilan? Ilan yung oxygen? 2, di ba? 1 times 2. So, hindi balance yan. Kaya ba nating balansin yan? Kaya. Oh. Gawin natin. Ano ang tanong siguro is saan tayo magsisimula una? Ano yung ano yung pinaka manner ng pagbabalance? Anong element ang inuuna? Carbon ba? Hydrogen o oxygen? Carbon po. Carbon, no? So, let me write this. We normally start with the carbon, no? We start with carbon, no? Kasi pag sa iba ka nag-start, baka lalong gumulo, no? So, mapapansin mo rito, I have one, what is this, coefficient, and I have 3 subscripts. So, 1 times 3 is 3. So, kailangan ko, dapat dito, 3 yung carbon. Tama? Ngayon, isa lang eh. Isa. O, anong gagawin ko rito sa C? Ano ang gagawin ko sa C? Anong lalagay ko na coefficient? 3 po. 3. O nga pala, hindi mo mababago yung ano ha. Hindi mo mababago yung subscript. Diba? Kasi nandyan na yan. No? Huwag mong bababago yung subscript. Ito lang, yung coefficient. So, 3. Kapag naglagay ako ng 3 dyan, ayun yun, mababago rin yung mga iba. Anong nabago dito? Dito sa carbon dioxide na to. Nung naglagay ako ng 3 moles ng carbon, anong nabago? Oxygen. Oxygen, di ba? Naging 6 po yung oxygen. Naging 6. So, ang resulta, naging yung oxygen naging 6.
Di ba? Dapat the product laging equal sa reactant. So balik ka sa reactant. Ilan ba yung oxygen diyan? Dalawa lang po, sir. Dalawa lang. No? Pero huwag kang magpa-apekto doon sa ano sa dahil nabago yung oxygen. Oxygen na agad yung isusunod mo. Dapat ang kasunod ay ano? Hydrogen. Hydrogen po, sir. Hydrogen, no? So we start with carbon, ang isusunod natin ay hydrogen. Yun ang manner, no? Yun ang sequence. Kasi pag sinunod mo yung oxygen, baka mabago-bago yung ano, na mahirapan ka na mag-balance. So tingnan natin kung ilan ang after ng carbon, di ba? Balansin na tayo sa carbon, tama ba? Meron na tayong 3, di ba? 1 times 3, tapos 3 times 1. Wala na tayong problema sa carbon. Ang isusunod natin ay the element na hydrogen, we gonna expect the hydrogen. No? Paano yung hydrogen? 1, the coefficient times the subscript, ilan? There are how many? 8. Atoms of hydrogen, 8. So when we try to look at the right side, wherein the products can be found, anong masabi mo dito? Ilan yung molecules or atoms ng ano ng hydrogen? 2 po, sir. 1 times 2. Oh. Eh ito, ilan to? 8 po. Hydrogen has 8 in the reactant side, so it should have 8 din sa product. Ano ang ilalagay ko dito para maging 8 pag minultiply ko? 4 coefficients. 4, 'di ba? Kasi 4 times 2, or the other way to solve it is bilangin mo yung atoms ng binabalance mo. Ang binabalansin natin ay hydrogen, may 8. Divide mo sa subscript ng kabila, 'di ba? Ito sa reactant, ito sa product. Galing sa reactant ay may 8 ka. I-divide mo dun sa product na subscript. 8 divided by 2 is what? 4. Diba? So, pag multiply mo siya, 4 times 2, 4 times 2 is what? 8. There will be now 8 no, atoms of hydrogen. 8O. Kasi ito, 8. Diba? 1 times 8. So, balansin na ba? Balansin na kasi naglagay tayo ng 4. Multiply natin sa 2. 4 times 2 is 8. There are 8 atoms na ng hydrogen. Ano na lang? What is left with us? Tapos na po oxygen. Tayo sa carbon. Tapos na tayo sa hydrogen. Oxygen, ano na lang po, ang natitirang element? Oxygen po. Oxygen. No? Oxygen po. Tingnan mo yung oxygen kung anong nangyari na. Sa product tsaka sa ano? Sa reactant. No? Sa original ha. Pupunta ka sa original tsaka sa na-balance na. Kasi nandun yung mga number eh. Tingnan mo to, ilan yung oxygen dito? Dalawa lang. So, 1 ang coefficient, tapos 2 yung, ano to? Yung subscript, so 2. Dito, nung naglagay ka ng kanina, nang naglagay ka dito, di ba, tingnan mo? Naglagay ka ng 3 dito para maging 3 yung carbons, ano nangyari sa oxygen? 3 times 2 equals 6. Dun pa lang sa carbon dioxide. Bisitahin mo yung tubig. Naglagay ka kanina ng ano ng 4 para sa hydrogen, di ba? 4 times 2 is 8 para maging 8, balanse. Eh. Pero naapektuhan yung oxygen, di ba? 4 times 2 is hydrogen, pero ito is dinidistribute mo rin dun sa kabuuan compound ng tubig. So ilan ang oxygen dito? 4. Carbon, hydrogen, oxygen ang last, no? 4 times 1. So ilan 'yon? 4. 4 times 1 is 4, i-add mo sa ilan? 3 6. Times 2 6. Ilan ngayon lahat? 10. Oh. Ibig sabihin, may 10 atoms na ang product. Diba? Sa product yan eh. Oh, ilan yung sa ano? Ilan yung sa reactants? Ilan? 1 times 2. Oh, diba? Ang gagawin natin, yung kabuuan ng atoms mo sa product ay 10. I-divide mo sa subscript ng reactants para makuha mo yung coefficient. Ilan? 10 divided by 2, ilan? 5. 5. Yun ang ilalagay mo. Ayan, o.
10 divided by 2 is 5. Nakita ba? Balansin na ba yan ngayon? Opo, sir. Balansin na. Nasa i-review natin. Tanggalin ko muna yung mga ano para ano. Yan. Tapos yung iba, aralin na lang. Ha? Kaya bibigyan ko kayo ng ano kasi magta-time na ng mga 6 na minuto na lang. Bibigyan ko na lang kayo ng exercises sa balancing. O, tingnan natin dito kung balanse, ha? How many atoms ng carbon? 1 times 3. Ilan yon? So, carbon ilan? 3. Dito ilan? 3 times 1. Tingnan dito, ha? Ilan? Carbon is 3. Okay? Anong sunod? Sir, balance po yung ano. Hydrogen. 1 times 8. H8. Ilan dito yung hydrogen? 4 times 2. 8. Diba? So, yung carbon is 3. Hydrogen is 8. Anong sunod? Oxygen. Oxygen. Dito wala namang oxygen. Wala tayong pakialam dyan dito. No? 5 times 2 ilan? 10. 10. 10. Dito. Sa carbon dioxide ay may oxygen. Sa water ay may oxygen. So tinan mo to. 3 times 2. 3 na coefficient times 2 na subscript ay ilan? 6 po. 6. Dito naman, 4 na coefficient, 1 na subscript, 4 times 1 is 4. Ipag-a-add mo yung dalawa, ilan yun? 10. 10. So dito, galing mo dito, oxygen is 10. So balance ba? Carbon is 3, hydrogen is 8, oxygen is 10. Okay? Maliwanag ba yung balancing? Isa na lang. Tapos magbibigay na lang ako mamaya ng ano ng tag doon? Ng exercise, no? Tingnan natin yung may fraction, no? Para ano? Ito. Meron tayong ano, meron tayong sample dito, no? Anong tawag dito? C2H5OH tsaka nag-react sa oxygen. Di ba? Nagkaroon daw siya ng carbon dioxide plus water. Ito ba ay complete combustion o hindi? Complete po, sir. Complete. Ang sunod-sunod na tanong, ito ba ay balanse na o hindi pa? Balanse ba to? Tingnan mo yung carbon. Ilan yung carbon dito? Dalawa. Ito, isa lang. Hindi pa po balance. Ilan yung hydrogen? 1 times 5. Dito ilan? Dalawa lang. Di ba? Ay, ito pala. 1 times 5 plus 1. Di ba? 6. No? So dito, ang hydrogen is 6. Dito ay isa lang. What about oxygen? May isang oxygen dito. May dalawa dito. So tatlo. Oxygen is 3. Ilan dito? 1 times 2. Tapos 1 times 1 is 3, no? Pero sa iba hindi balanse. Anong unang babalansehin? Carbon, sir. So carbon, no. Umpisahan natin yung carbon. So paano mo babalanse yung carbon? Dito ay dalawa lang, dito ay ilan to? Isa, 'di ba? Tama ba? So anong ilalagay natin dito? 2 po, sir, 2. 2. So, i-rewrite ko nga dito, ah, para na nakikita, no? So ang original is C2H5OH. Tapos may oxygen nag-react. Pag complete combustion, meron kang oxygen, carbon dioxide saka water. Pero alam natin na hindi pa to balance, no? So let me use another color para makita, no? So we're gonna start with the carbon, and we have seen that on the left side, which is the location of the reactants, we have 3. No, tatlo. Ay, tatlo ba? Isa, dalawa lang. 1 times 2 sa carbon. Dito ilan? 1 times 1. So anong lalagay ko dito sa carbon? 2 po. 2. Yan na, 2. Ngayon, pag nilagay ko dyan sa carbon, magiging dalawa yung carbon. Diba? Dito, dalawa na rin. So, balanse na. Pero, naapektuhan yung iba, diba? Tinan mo. Anong nangyari sa oxygen? So, carbon is 2.
Carbon naging 4 po. What about oxygen? 2 times ilan? Naging 4 po. 4? Dito? Ilan yung oxygen dito? 1 times 1? Ilan? 1 lang po. 1. Dito ilan naman? Ilan yung oxygen dito? 1 po. 1 lang, di ba? Yan lang. So, hindi balance eh, no? So, anong gagawin natin? Huwag mo natin pakialaman yung oxygen, no? Baka maligaw-ligaw lalo tayo. Anong susunod natin? Hydrogen. Hydrogen. So, ngayon, ilan yung hydrogen dito sa kaliwa? 5, no? 1 times 5 is 5. Mag-add ka pa ng isa, ilan? 6 po. 6, no? Nakikita ba? 1 times 5 is 5. Ito naman, 1 times, ano dito? Oh, ano ba to? Isa lang, no? Ito kasama yan, buo yan eh. So, 1 times 1 is 1. So, ang hydrogen mo is 6, lahat, no? 5 plus 1. Ilan yung hydrogen dito sa kabila? 2 lang. 2 lang, no? So, ito, wala namang hydrogen dito, no? So, ito ay 1, no? Para makuha mo yung coefficient, anong gagawin mo? Kunin mo yung number ng molecules or atoms nito, i-divide mo sa subscript. 6 divided by 2. So, anong coefficient? 3 po. 3. So, ang ilalagay mo, maglalagay ako ng panibagong kulay, 3. No? 3. 3. Yan. Ayun o, tinan mo. Ito yan o, 3. Ayun, galing na lecture natin sa internet na 3. Pero nung nilagay ko yung 3, nabago. Nabago yung iba. So, ilan yung hydrogen? I think 6 na, di ba? 3 times 2 is 6. Okay na ba tayo sa hydrogen? Balansin na? Opo. Pero may nabago sa oxygen, di ba? 3 times 1? 3 times 1, ilan? 3 po. 3 po. 3 po, sir. May oxygen 3. Pa ba dito? 2 times 2. Ilan? 4 po. Ha? 4 po. 4. Ilan lahat sila? 7. Dahil nag-a-adjust ka dito sa product, di ba, kanina ng hydrogen, kasi inuna mo yung carbon, tas hydrogen, tas oxygen. Ngayon, naapektuhan yung oxygen, naging 7, di ba? Bakit naging 7? 2 times 2 is 4. Then, kanina, ito ay 3. Ilagay ka ng 3 sa hydrogen para mabalanse. Times 1. 3. So, 7. Kumusta naman yung oxygen sa reactant? Ilan? Seven na ba? Bilangin. Ito ay ilan? 1. Tapos, anong lalagay ko dito sa oxygen? Ito. Dito. 3 po, sir. 3, no? Kailangan magkaroon tayo ng 3, no? Dito. Para mabalanse. Kasi 7 na to eh, di ba? So, eto, 3 times 2 ilan? 6. 6 po. Tapos, isang oxygen, 1. So, 7 na lahat ng oxygen. Dito ba? 2 times 2, ilan? 4. 3 times 1, ilan? 3 po, sir. 3 po. So, pag inano mo, 7. Okay? Din po. So, there's 7 of oxygen, 7 of oxygen. So, that makes them balance. Okay? So, I think hanggang dun lang muna, I think naging maliwanag na ang pagbabalance. Magbibigay na lang ako ng exercise. No? So, what I'm gonna do is to, ano na to, no? I-stop ko ng sharing, tsaka yung